Hello, air signs, Libra, Gemini, Aquarius, or let's just say Gemini, Libra, Aquarius. Yan. Hello, kumusta? Welcome to my channel and welcome back to my channel sa mga air signs na palaging nandito, nag-aabang ng reading ko. And welcome to my channel sa mga air signs na new subscriber ko. Yan. And welcome to my channel sa mga air signs na bago pa lang dito at hindi ka pa nakapag-subscribe. Yon, and if you like my reading, if you like what I'm doing here, if you enjoy my reading, then don't hesitate to subscribe my channel and tap that notification bell para ma-notify tayo every time I upload a new video. Yan, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, tignan natin kung ano yung gustong sabihin ng person mo. Your person's feelings towards you, your situation, your feelings towards this person, and let's see the outcome. And my advice if needed, okay? And some oracle cards, okay? So, take what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng air signs maka-resonate dito. Meron ng nahulog na dalawa. So, cross-watchers pa din kayo to at hindi sila air signs, okay? So, this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, I am going to pull an oracle card kung ano yung gustong sabihin ng person mo and meron ng nahulog na dalawa. So, isa na lang yung kulang ko. Oh. I can't stop thinking about you with the bottom of this deck. I will wait for a sign from you. I hid who I really am from you. So, may tinago siya sa kanya ng katotoong pagkatao. I left when I saw you with someone. So, that means na merong selos dito, kaya siya umalis. And, let's see the story here. Let's see what happened. What is the situation? Okay, siguro si Libra to na nagpapaselos. Ganun pala ha. Ganun pala yung ginawa mo sa akin. Sige, paselosin kita. Okay, Libras are like that. Parang ano kasi yung mga Libra. Who are you para mag-attach ako sa'yo? I can see Aquarius as well. You are talking to someone else. Nakikipag-usap kayo sa iba na, and suddenly this person thought that meron kayong someone na connection, and kaya tuluyan na lang siyang lumayo. Kala niya na merong seryosong nangyayaring usapan or relationship. Pero nami-miss ka ng person na to. This person is missing you. Okay, I accept his cards. Okay, so Libra, Gemini, Aquarius. Merong nag-end na cycle sa inyong dalawa ngayon ng person na to. So at this point, you are a single. And sabi ko nga, di ba, you are like, andun ka sa point na you are social butterflies. You might be someone in the social medias. Palagi kayo nagpo-post or in TikTok, something like that. And you are someone na nakikita niya na moving on, single, but I'm okay. And because you have here, like, you wanted a changes na. You wanted to end a cycle, to have a changes in your life. You have decided already. Okay, so, and this person is missing you right now. As I can see, I can't stop thinking about you. And this person is missing you right now. And this person is watching you.
And andun pa din yung attraction niya sa'yo. Very much attracted on you and still very much obsessed on you. And see, gusto pa rin niya na magkabalikan kayo. Gusto niya na maging kayo pa ulit, to approach you, to offer you this love and commitment. Hindi siya naka-move on. But ikaw, kaya mo nang tanggapin yung offer niya. If ever, gusto mo nang matatapos na lang kayo. Okay, so itong person na to, siguro nakikita niya ngayon sa'yo na meron ka nang kinakausap na iba, meron ka nang parang tumatanggap ka na ng mga suitors as a social butterfly. Here you are someone na I'm here, I'm beautiful and I am single and I'm okay. Parang I left when I saw you with someone. Siguro this person meron siyang plan na makipag-ayos sa'yo, then suddenly this person like saw you might be on social media or somewhere na nakipag-usap ka na sa'yo and umalis na lang talaga siya. So I hid who really am from you. There is something here hidden from this person. Siguro ito yung nalaman mo, because air signs really don't like lies, especially Libra sign. Ayaw nila ng lies. Hate to ng Libra ang lies. So ngayon gusto niya na magkipag-ayos sa'yo talaga. And this person is waiting for a sign from you. Okay. So before we go from the feelings of this person, tignan muna natin itong ano yung tinago ng person na to na katotohanan about sa kanya. What is this? Might be a child. Okay, so dahil ito siguro yung dahilan ng paghiwalay ninyong dalawa. Might be there is a child here. And nagkaroon doon ng clarity sa'yo. And on your part, is like gumuluto sa isipan mo. Na-stress ka dito. Bakit mo tinago to sa akin? Okay, so wala naman ako nakitang marriage, but but somehow might be meron siguro siyang anak and tinago to sa'yo, kaya nawasa kayong dalawa. And let's see what your person wanted to tell you. I mean, what is your person's feelings towards you? Gusto niya talaga na makipag-usap sa iyo ulit, to commit with you again, to move forward towards with you again, to do an action to commit with you again. Attracted pa din talaga siya sa iyo, as nakita ko kanina. Sobrang attracted talaga siya sa iyo. And pero andun na siya sa point na might be this person is like, I am still waiting for a sign from you. Siguro naghihintay itong person na to and nasasaktan siya while waiting. Super siya ditong nag-iisip
might be you are dealing here with a Virgo sign. Okay. Leo sign is here as well. Capricorn. Taurus sign. Okay. So, Aries, Sagittarius, Leo. Yung feeling ng person na to is like, may mga bagay siya na pagpilian between a decision. Kung ano yung gagawin niya sa situation ninyo. Meron kasing unsureness sa kanya dito. And nag-isip pa siya talaga ngayon. Ano yun siya, feeling niya na gusto niya, nagsusoul searching pa siya eh. Gusto niya munang hanapin yung, gusto niya munang hanapin yung totoong way para maayos siya mag-approach sa'yo. This person really wanted to have a new beginning with you, pero meron pa siya talagang mabigat na problema dito. Meron siya mabigat na problema dito, and this person still need to decide on something and to heal first. So, meron talagang ang tinago dito siguro ng person mo sa'yo is about, I didn't see any marriage, but might be a commitment na nagkaroon sila ng anak. Yun siguro yung tinago niya sa'yo, and when you found out about this, gumive up ka dito because you don't want na magsinungaling siya sa'yo, and nagsinungaling siya sa'yo. But this person is insane, attracted on you talaga. I can't stop thinking about you. Sobra. Let's see what is your feelings towards this person. Okay, so, nasasaktan ka talaga sa nangyari. Nasaktan ka, and kaya siguro nakipag-break ka dito. Gusto mo pa din na magkaayos kayo, yung dalawa. Gusto mo pa din ng celebration sa person na to, na magkaayos kayo, yung dalawa. And naghihintay ka dito eh. Naghihintay ka din dito. Actually, siguro itong person na to gave you a silent treatment kasi hindi niya alam kung paano siya mag-approach sa iyo, hindi niya alam kung paano siya may mga bagay pa siyang pagpilian dito, and then yung feeling niya eh meron pa siyang kailangan pagpilian dito, meron siyang kailangan maybe a decision, mga option na kung paano niya ano yung gagawin niya. Might be also a relationship, but I did not see any marriage here. So, naghihintay ka dito, napapagod ka na ngayon, naghihintay ka. Sobra kang nasasaktan, but andun ka sa point that you wanted the communication na sa person na to. Gusto mo na ng clarity, gusto mo na ng kung ano ba talaga yung decision niya. Yes, this person really might be have cheated on you, and nalaman mo to, might be meron pang child involved, and this person just walk away, like just ghosted you, and sobra kang nasaktan dito. Okay, siguro itong person na to, when this person ghosted you and watch and spying on you, and nakita niya na parang sa'yo is like, sige, hindi na ako, na parang while you are waiting for this person, ang pinapakita mo din sa harap ng public is like you're okay and you are entertaining people, and nakita niya siguro na parang ay meron na pala siya, ganun, meron na pala siyang iba, and siguro nakalimutan niya na siguro ako, and just left, this person just left, pero hindi kanya matanggal sa isipan niya, ay hindi
hindi ka matanggal sa isipan niya. And this person really miss you. This person really attracted on you. And meron nga sa kanyang jealousy dito. Nagsiselo siya sa mga kinakausap mo. And kaya lang, yun nga sa point na may tinago siya sa'yo. And sobra kang nasaktan sa nalaman mo. And ngayon, is this person is waiting for a sign from you to come back. Pero you are also waiting for this person to come back. Same as the Aries. siguro you are connected. Aries, Sagittarius, Leo. Siguro you are connected here. Check your placement, guys. Okay. So, tingnan natin yung outcome ito. Wow. So, before I will tell the outcome, gusto ko muna malaman kung ano tong Seven of Cups dito sa feelings ng person mo. What is this Seven of Cups? Yun na nga sabi ko. Tama din yun sa akin. Yung parang hindi niya alam kung sa tuluyan na lang ba niyang hayaan na kung ginos ka ng person na tutuluyan niya lang hayaan na lang yung hanggang makamove on kayong dalawa or mag-offer siya balik sa'yo ng pagmamahal to offer you a new beginning and this is what this person really wants and may mga dapat siyang pagpilian dito na decision. And kasi yung connection niyo dalawa dito is like insane. The Lover's card, Gemini sign. A very insane connection. And for the outcome of this, this person will again offer you a new beginning. Okay. So, pwedeng magkaroon kayo ng conflict dito. Might be magkaroon kayo ng confrontation, fights, and while you are like while you are having a confrontation, magkakaroon kayo ng away, fights, yeah. And, but magkaka-okay din kayo because the Ten of Cups is here. So, this is like a soulmate connection, a twin flame connection is here. And magkakaroon din kayo ulit ng give and take ng person na to. Okay. This could happen sooner kasi nandito yung Eight of Wands, so the communication soon will going to happen sa inyong dalawa. Okay, so yung separation ninyo, magkakaroon pa din kayo ng new beginning and of commitment. And wow, ang ganda. And going to a victory. Yan. So I'm going to pull this angel answers. Kung ano yung masasabi ng angels sa inyo. See, I told you, the situation will improve. So, magkakaroon ba din kayo ng maayos na pagbabalikan?
okay naman yung confrontation ninyo, syempre merong tendency na magtatalo talaga kayo, but anyway, magiging maayos din kayo dito. The situation will improve and magkakaroon ba kayo ng more deeply connection, or if may family kayo dito is magkakabalikan kayo with, to have a happy family full of love, complete 10 of cups. Yan. If wala, is like yung relationship niyo will going to go deeper and even to build the family here. Yun. So that is my reading for you, Libra, Gemini, Aquarius. A very nice reading. Anyway, you might be dealing here with a Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo. As I said earlier, Taurus sign, Capricorn, I mean, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so Leo sign is here. Virgo sign is here. So, yun. Thank you and God bless.